Dok, ano bang kadalasang sintomas po no, ng measles at ng rubella? Meron po bang difference o pagkakaiba po yung dalawang sakit na yan in terms of mga sintomas? Okay. Ang measles primarily is a respiratory virus. So wala pong tigdas na walang ubot sipon. So yun po yung una, dapat may ubot sipon, namumula yung mata, parang may sore eyes, tapos po lalabas yung rash. Very characteristic po yung clinical course ng measles. Ang rash po hindi po nagsisimula sa katawan. Pag tigdas po, nagsisimula ang rash dito po sa may gilid-gilid ng buhok hanggang sa likod po ng tenga. Diyan po nagsisimula ang rash. Kinabukasan na sa mukha na po, susunod na araw, bababa po dito sa chest area hanggang tiyan bago po mapupunta sa kamay at paa. No, yung po yung characteristic po na pag-progress po ng paglabas ng rash. But again, dapat po may ubot sipon. Again, ang rubella po ay kaya po siya tinawag na 3-day measles kasi may lagnat din po, may upot sipon. Okay. Pero yung ganung progression po ng rash, in 3 days time wala na po yung rash. No? So in 24 hours, nasa talampakan na po yung rash, in 3 days wala na po yung rash. As compared to tigdas, yung measles, ganun po, no? By day po, bumababa yung rash at iiwan po na ito ng parang maaligasgas no na discoloration po doon sa medyo parang kung titingnan niyo yung mga may tigdas po or galing sa tigdas or pagaling sa tigdas medyo madumi tingnan po yung balat nila no but eventually po pag towards recovery bumabalik naman po sa normal na kondisyon ng kanila. Okay. So pero, very characteristic po yun. Yung po yung difference ng dalawa. Tigdas at ng German measles or rubella. Okay. Doc, very clear ano na ang talagang kalaban natin dito is bakuna. So kailan ba dapat hahabulin natin ano? Kailan ba dapat bakunahan ng isang bata? And paano yung mga nalaktawan nitong dahil nga nitong pandemya? What should they do now? Usually po yung measles vaccine binibigay po siya as early as 9 months old, 9 months. No, sa ating bansa no in other countries 12 months po but since medyo matataas nga po ang kaso natin ng measles so we give it earlier at 9 months to give a protection po ng mas maaga. Kasi po ang magulang, ang nanay po or na nagkaroon po ng tigdas or nabakunahan po ng kontra sa tigdas po, may naipapasa po itong protection sa kanyang baby na maglalast po no, at least the first 6 months and pwede pong hanggang 9 months. Kaya po during the outbreak, na ibibigay po natin yung measles vaccine as early as 6 months para po masigurado tayo na bago pa man bumagsak yung protection na nanggaling sa ina, ay mabibigyan na po natin ng additional protection through the vaccine. Ang kinabuti po nitong measles tsaka rubella, may bakuna po na magkasama po ito. So isang turok lang, mayroon ka ng protection contra measles, contra rubella. Yung isa nga may kasama pa pong mumps or yung sa beke. No, or yung mas naririnig nyo po siguro yung MMR. MMR. Po ay binibigay na sa center ngayon as early as 9 months. Then there's a second dose at 12 to 15 months old. So 2 doses po ang kailangan para ma-achieve yung protection which is around 94%. Wow. Yun, mataas-taas. Wow.